Tagabantay ako ng comp shop noon. Taong 2019. Pero simula lang tumama ang litik na pandemic sa ating bansa. Ang 7 buwan ko sa computer shop na wala ng parang bula. Makakabalik na sana ako sa pag-aaral noon. Pero wala. Lahat ng ipon ko nauwi sa wala. Nagamit naman sa bahay yun. Nanlumo ako ng sinabi ni President Tigong ang lockdown halos sa buong bansa. 3 buwan akong nadepress noon. Nilamon ako ng lungkot. Pero nang tumawag sa akin ng tropa ko na si Jericho, naging masaya ako. Meron siyang inalok sa akin na trabaho. Malaki raw di hamak ang sahod. Pinatulan ko agad ang sinabi niya. Pero iba sa inaakala kong marangal na trabaho ang susuungin ko. Isang ilegal na taghatid pala kami ng karne na may kalakip na droga bilang transaksyon ng mga sindikato. Ako yung tagapagmaneho ng truck. Kilala kasi ako ni Jericho na marunong magmaneho ng sasakyan. Hindi na rin ako nakatanggi. Basta, hindi lang kami mahuli ng mga parak. Huli na rin bago ko makaayaw. Kasi pinagbantaan ako ni Jericho na kapag daw umayaw ako, yari ako sa bus namin. Madadamay daw ang pamilya ko. Ayos naman sa mga unang transaksyon namin. Nakakadalawang linggo na ako noon. Subalit kinakabahan pa rin ako. Marami na ako nalaman sa ginagawa nilang operasyon. Sa loob ng 2 linggo, pinuri ako ni Jericho. Maganda rin yung performance ko. Wala ako naging sablay noon. Hanggang sa isang araw, alas 9 na ng gabi, kalagitnaan yun ng transaksyon namin. Mabagal ang takbo ko noon. Nasa likod ang mga karni ng baboy na may turok ng tobats. Maya-maya, narinig kong binulungan ako ng kasama ko. Pre, kaliwa mo. May check mo dyan. Siya yung taga-guide ko kung saan ibabagsak yung mga karne. Sinunod ko naman siya. Pero noong mga panahon na yun, iba yung pakiramdam ko. Pagkaliko ko, dumarig ng sasakyan. Mukhang magkakaroon ata ng abirya. Hoy, ano nangyari? Tanong nang nasa likod ko. Inapakan ko ang silinyador. Inikot-ikot ko pa ang manabela. Hala, ayaw pong makontrol. Sabi ko, yung nasa likod ko, napapamura na. May naipit po yata sa ilalim ng truck. Napasigaw na ako nun. Umekis-ekis ang truck namin. Hindi ko na maminor. Hanggang sa bigla lala kaming bumangga sa isang pader noon. Umusok at nakarinig ako ng pagsigaw. Nahihilo pa ako noon. Inangat ko ang ulo ko. Sira ulo ka. Kay bago-bago mo, tanga-tanga mo. Bobo mo magmaneho. Lagot ka kay boss nito. Tatawagin na sana niya ang leader namin. Ngunit nagitla kami nang may sumampas sa itaas. Waring parang may bumagsak na kung ano. Sunod-sunod. Hoy, tignan mo nga kung ano yun. Kahit nahihilo pa, lumabas ako para i-check kung ano yung nasa ibabo ng truck. Tumingala ako, pero wala naman ako nakita. Hindi na pamilyar yung nadaanan namin. Masyadong liblib na yun. Ano? Anong meron dyan? Kupal talaga yung kasamahan ko na yun. Gusto ko na talaga siyang suntukin noon, pero wala akong magawa. Wala naman ako nakita noon, kaya kumuway-kuway na lang ako na wala. Subalit ilang saglit pa, nakarinig ako ng halo-halong angil. Marahan ako nagpunta sa likod. Sunod-sunod na pagkalampag ang narinig ko. Yung likod ng truck namin, nawasak. Nakita ko may mga kung anong nilalang na nasa loob. Pinaglalantakan yung mga karne na dala namin. Mga aswang! Napasigaw na lang ako noon. Marami sila. Lawlaw ang pisngi. Kumikislap yung mga pulang mga mata. Yung mga katawan nila, mga tingting. Grabe nila kung lantakan yung mga hilaw na karne. Hala, ano yan? Hindi ko na lang namalayan na bumaba yung mga kasama ko. Patay! Ano yung mga yan? Yung isa sa mga kasamahan ko, tinaluhong ng isa sa mga aswang.
Panay siya nanginig sa klolo. Pero hindi ko siya matulungan. Naistatwa na ako sa kinatatayuan ko. Dinumog siya ng mga halimaw. Inamoy ako ng isa. Pero nakapagtatakang hindi nila ako pinag-interesan. Salip, ipinaubaya sa akin ang kaligtasan ko. Nakatakas ako. Ngunit hindi sa mga otoridad. Itinuro ko din ang hideout ng mga sindikato. Mga nakatagong pakete ng ilegal na droga. At di kalaunan, pinalaya rin nila ako. Yung alagid ng mga batas, binigyan ako ng proteksyon, binigyan ng kaligtasan, maging yung pamilya ko. Nakahingin na rin ako ng malawag. Subalit, binabagabag pa rin ako noong mga nakita ko noon. Pinaliwanag ko sa mga otoridad ng lahat, pero ni isa, walang niniwala. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ng nakasama ko noon sa transaksyon. Maski yung truck na ginamit ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Marahil mga mabubuti sila ng mga aswang. Isa po ako sa tinamaan ng COVID. September na karaang taon. Wala akong sintomas. Asymptomatic daw ako. Pero nagpositive po ako sa swab test. Hinila ko ng depression noon. Breadwinner kasi ako noon. Massage therapist po ang trabaho ko noon. Nung mabasa ko yung resulta, napanghinaan talaga ako ng loob. Pakiramdam ko noon, pinagsakloban ako ng langit at lupa. Ang matinding pumapasok sa isip ko noon, yung katawan ko na pumapasok sa may crematorium. Basta po noon, takot na takot po talaga ako. Nagtungo po agad ako sa quarantine facility noon para po akong lutang noon. Hanggang sa naramdaman ko na lang yung pagtusok ng dextrose sa palapalsuhan ko. Naiiyak na ako noon. Natataranta ang mga mata ko. Nakikita ko yung mga bayaning frontliner habang sinasalba nila yung ibang mga pasyente. Naririnig ko pa nga ang mga iyak nila kapag may binabawian ng buhay. Naglalaro sa isip ko noon ang mga bagay tungkol sa kamatayan. Ayokong ipikit ang mga mata ko. Kailangan pa kasi ako ng pamilya ko. Ayoko pa silang iwan. Ngunit hindi ko na mapigil dahil inaantok na ako. Kasabay ng pagpikit ko noon, nakita ko may butas yung kisame. Pilit ko sinisilip yun. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nasa isang kakaw yan. Napapalibutan na nagtataas ang mga puno. Lumilipad ang napakaraming alitaptap. Sa paglilibot ko noon, natagpuan ko sa malaking puno ang isang napakagandang babae. Meron siyang suot na mahabang kumikin ng nakasuotan. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko na manatili sa tirahan niya. Ang gaan sa pakiramdam. Wala akong nararamdaman ng kahit anong sakit sa aking katawan. Walang bigat sa dibdib. Walang stress. Napapikit na lang ako noon. Tinama ko ang paligid. Sa pagdilat ko, ginulat ako ng isang itim na nilalang. Nababalutan siya ng kaliskis sa katawan. Hindi ko alam kung anong klase yun. Pero grabing takot ang dinulot sa akin noon. Hindi ako nakagalaw. Niyakap niya ako at tumindig ang balahibo ko sa pagbulong niya sa akin. Napabalikwas ako ng bangon. Hagulgulang bumungad sa akin sa mga nakapaligid na mga mahal ko sa buhay. Sabi nila, isang buwan na raw akong walang malay. Hindi naman ako nakomatose. Negative na rin daw ako sa COVID noon. Ipinagtaka ko yun. Inuwi nila ang katawan ko habang nakatulog. Himala ang paggaling ko noon. Noon ko lang din napagtanto na yung quarantine facility na yun ay dating gubat. Pinaniniwala ang marami daw ligaw na engkanto ang namamay sa lugar na yun. Hindi ko pa rin lubos maisip na makakaligtas ako sa kamatayan. Sakit na yun. Hindi ko alam kung saan ako magpapasalamat. Sa halim mo ba? O dun sa engkanto na napanaginipan ko? Hindi ko talaga alam. Basta, kung sino man ang tumulong sa akin, hindi papasalamat ako.
Sa pinapasukang kumpanya ng anak ko, nagtatanggalan ng empleyado at isa si Monica sa naalis sa pwesto. Kaya ngayon, nga kami. Sinubukan namin mag-online selling o magtinda pero wala kaming sapat na puhunan. Ang tanging alam ko na lang ay ituloy ang panggagamot ko o ang pagiging albularya ako. Kung dati, libre lang. Pero ngayon, walang magagawa kundi may bayad na. Inukit ko pa sa malaking kahoy yung presyo ng panggagamot ko. Sinabit ko sa pintuan ng bahay namin. Pero walang kumakatok. Hindi gaya dati na sila pa ang lumalapit. Naiintindihan ko naman na lahat taghirap talaga. Hanggang isang araw, may kumatok. Dali-dali akong bumangon nun. Binuksan ko yung pinto. Si Kumaring Marites ang tumambad sa akin. Aling Veronica, ano? Marunong po ba kayo mambarang? Yun agad ang bungan dyan sa akin. Sa totoo lang, meron akong alam sa pambabarang. Pero limitado lang. Natutunan ko yun sa lola ko sa tuhod noong bata pa ako. Ngunit kapag kasi yun sa aming angkan, kapag nambarang ka kasi, parang tumatawag ka na din ng demonyo. Hindi sana ako, pero nang marinig ko yung ibabahid niya, napilitan akong umuo. 3,000 yung ipapabarang niya. 3,000 sa bawat tao. 9,000 yun. Pero ginawa niyang 10 kyaw. Meron siyang inabot na larawan. Binigay na rin niya ang bayad. Ang mga tao niyon, kilala sa baryo namin. Yung isa ay anak payata ng kapitan. Nag-aalangan akong gawin yun. Pero dahil sa tawag ng pangangailangan, sinimulan ko ang orasyon. Isang araw makalipas nun, gumana ang pambabarang ko. Marami na rin ang kismis na kumalat, lalo na sa akin bilang mausay pala sa pambabarang. Kinausap ako ni Kapitan. Binayaran niya ako pang gumaling ang kanyang anak. Wala rin naman akong kasalanan, kaya hindi niya ako pinahuli. Nakukonsensya ako nun. Kaya di kalaunan, tinigil ko na rin ang masamang gawain. Nakapundar kami ng mga kailangan sa bahay. Nagkanegosyo na rin kami. Pero ang kapalit, gabi-gabi akong dinadalo sa bangungot ng demonyong natawag ko. Ang dami ko ng utang kay Aling Mercedes. Doble-doble. O baka triple pa nga. Babayaran din naman namin yun kapag nakabalik na kami sa trabaho. Kung di lang tumama ang lechong pandemic na to, hindi sana namin problemahin yung utang na yun. Pero isang hapon, August 8, 2020, biglang nagsara yung tindahan ni Aling Mercedes. Pinanong ng chismis ang lugar namin sa bigla ang pagkawala ng matanda. Ang sabi ng iba, tinamaan daw ng COVID. Hanggang sa nakumpirma nga namin ang bagay na yun. Nakita namin ang pagtigil ng isang van sa harap ng tindahan ni Aling Mercedes. Bumaba yung anak ng si Merly. Bit-bit niya ang isang kulay asul na urn. At ang nilalaman daw nun ay ang abo ng matanda. Hindi talaga kami makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos ng araw na yun, tuluyan ang isinara ang tindahan. Lumipat na ng ibang tirahan ng mga anak niya. For sale na rin ang bahay at lupa na yun. Umalis man ang pamilyang yun, dala ang labi ng ina. Hindi pa rin mawala sa akin ang konsensya. Hindi ko pa rin nababayarin yung utang ko sa matanda. Minsan niya na akong dinalaw sa panaginip ko. Minumulto ako. Sinisingil na bayaran ko ang mga inutang ko sa kanya. Natatandaan ko nga nun. Nasa kusina ako. Nakita ko siya. Sinisigawan niya ako. Hoy! Bayaran mo ang utang mo! Kung hindi, ikaw ang kukunin ko. Takot na takot talaga ako nun. Kaya dahil dun, gumawa ko ng paraan. Pilit ako naghanap ng trabaho. Bahala na. Suntok sa buwan. Ayoko pang mamatay no. Ayokong kunin ang matandang yun. Sa awa ng Diyos, nakahanap ako ng trabaho.
construction. Kahit mahirap, pinatos ko na. At dahil doon, unti-unti ko nabayaran ang utang ko sa matanda. Doon ko sa mga anak niya binabayad yon. Sa totoo nga yan, kahit tinakot ako ni Aling Mercedes, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil kung hindi sa kanya, hindi ako magsisikap na maghanap ng trabaho. Kasi ngayon, napromote po ako. Naging foreman na po ako. Nung kakaumpisa pa lang po ng lockdown, nangyari ang karanasan na ito. Isa po akong pulis. Baguhan pa lang ako noon. Nadestino ako sa Pasay. Masaya naman kasama yung mga kabaro ko. Pero sa mga sumunod na araw, naramdaman na lang namin na meron na pala kaming ibang kasama. Sa unang gabi pa lang, may napansin na kami sa istasyon. Habang nasa istasyon kami, may naririnig kami na may tao sa banyo. Bukas yung gripo doon. Akala namin, si Sir Jen lang yun. Siya kasi yung mahiling magbanyo sa amin. Hindi na lang muna namin pinansin. Nagbabasa ako ng diary noon. Wala pa naman kaming gagawin. Ibig kong sabihin, kakatapos lang namin mag-duty. Pauwi na rin kami noon. Hinihintay na lang namin yung iba para sabay-sabay. 20 minutos na ang nakalipas. Naririnig pa rin namin na may tao sa banyo. Sa pagkakataon na yun, hindi nagripo lang. May nadidinig na rin kami na parang may umiiyak. Boses yun ng babae. Maya-maya po nun, dumating si Sir Jen. Nakumpirma namin na hindi siya yung nasa banyo. Isa pa, malabo maging siya yun. Kasi babae yung nadidinig namin. Binuksan niya yung pinto. Wala raw tao. Sinilip namin. Wala nga. Nagkibit-balikat na lang kami. Lumipas yung gabi na yun. Pero alam namin na meron talagang kakaiba doon. Na meron kami kasama bukod sa aming mga pulis. Mito, 2021. Parañaque. Gabi na po noon. Siguro around 7 p.m. to 8 p.m. Nakapila po ko noon. Naghihintay ng masasakyan. Napakaraming tao. Hindi ko alam kung anong meron. Ang haba ng pila. Mas sumaba. Kasi nga, kailangan ng social distancing. Habang nakapila ako, meron ako napansin na babae. Wala siya sa pila. Pero parang sasakay din siya. Nasa bandang harapan ko siya. Ilang tao lang ang pagitan namin. Nagtataka ako noon. Bakit walang sumasaway sa babae? Nakatalikod lang siya. Parang walang pakialam. Unti-unting umusad yung pila. Malapit siya sa akin. Pero hindi man lang siya gumagalaw. Naisipan ko nga na lapitan siya. Pero nahihiya ako. Natatakot din ako na baka awayin niya ako. Kaya hinayaan ko na lang muna. Nang halos magkahanin na kami, nakita ko na yung mukha niya. Bigla akong kinabahan. Kasi ang labo po ng mukha niya. Blur po talaga. Sinuot ko yung salamin ko. Akala ko kasi mata ko lang yung may problema. Pero pagtingin ko ulit, wala nagbabago. Wala pa rin siyang mukha. Tinignan ko yung paligid ko. Parang ako lang yung nakakakita. Nung time na yun, na-realize ko na kung ano yung nangyayari. Alam ko na agad na yung nasa gilid ko pala ay isang kaluluwa. Nanginig ako noon kasi ang tagal ko nang hindi nakakakita, kaya hindi na ako sanay noon. Pinilit ko na lang na hindi siya pansinin. Diretso lang ang tingin ko sa pila, pero sa peripheral vision ko, kita ko na unti-unti siyang lumingon sa akin. Sobrang kabado na ako noon. Pinagpapawisan ako ng malamig. Nang umusad na yung pila, hindi pa rin siya nagalaw. Hindi na ako lumingon. Nagmadali na ako makasakay. Sa tabi ako ng driver. Ako lang mag-isa. Kasi bawal may dalaw sa front seat. Nung umandar na yung jeep, nakahinga na ako ng maluwag. Tinex ko agad si mama. Sinabi ko sa kanya na meron na naman ako nakita.
Siya lang kasi nakakaalam na nakakaranas ako ng ganun. Mababa pa ang biyahe ko, kaya hindi ko naiwasang antukin. Nakatulog ako. Mababulong ang tulog ko. Pero nanaginip agad ako. Yung babaeng walang mukha, pumasok sa panaginip ko. Katabi ko raw siya sa may front seat. Maigpit ang hawak niya sa braso ko. Nakalingon siya sa akin. Tapos ako, hindi makagalaw. Wala naman siyang sinabi. Pero ramdam ko na parang hinihila niya ako. Doon na ako nagising. Mabilis akong pumara. Binaba naman ako ng driver. Sobrang takot na takot ako noon. Ang ginawa ko, nagtaxi na lang ako noon. Bigla rin kasing umambon. Para diretso na ako sa bahay. Kinabukasan, may nabalitaan po ako. Balibalita na meron doon aksidente yung nangyari. Doon yun malapit sa kanto sa amin. Kagabi daw nangyari. Wala naman pong namatay. Sugutan lang. Sabi sa balita, doon daw sa may front seat, doon sa tabi ng driver, sumalpok yun sa isang poste. Kagaya ng sabi ko, walang namatay. Pero kung may sakay doon sa may front seat, panigurado, durog yun. Heto ang talaga nagbigay ng kilabot sa akin. Dahil yung jeep na yun ay yung sinakyan ko nung kinagabihan noon. Noon ko lang din napagtanto na yung multong yun ay walang intensyon na takutin ako, kundi nais niyang iligtas ako sa tiyak na kapahamakan.